Ay, buhay. Paris, London, maybe even. Guys, do not expect this is not like those type of sit down vlogs na, you know, puro makeup and stuff like that because we're not gonna do that today. Tagal ko nang gumagawa. Ang tagal ko nang last gumawa ng ganun. And I think I wanna do another sit down videos, but it's not about skincare and stuff and it's about law school. Because I think I wanna dedicate myself to law school right now. Although andayin ko pasa ngayon, so ayun, dami kong oras para gumawa ng video. So without further ado, let's start. This video that I'm gonna make today is about things you need to know before you start entering law school, or things I wish I knew before. If only I've watched videos like this before or something. It's like I'm like an older sister telling you what are those kinds of things that you should expect when you're in law school and stuff like that. Kung may ganun ako before, someone na pwede kong makausap or panood na, you know, I feel comfortable with, sana nakatulong sa akin. So ito na, ibibigay ko na sa inyo. Because why not? Because why not? So the first one is, know that law school is like a Jurassic Park. And as what they said, it is a jealous mistress. So, kabit nga siya. Mistress, oo. Kabit siya. Kasi kung may ka-love life ka at, you know, kinakain na niya ang oras mo, mas kakainin pa ng law school yung oras mo. And as what I mean by Jurassic Park is, hindi mo alam ano mangyari sa'yo araw-araw at baka kainin ka ng mga prof mo. Kasi sa sobrang takot mo, may experience mo lahat ng sakit sa mundo. Lahat ng santo at iyong darasalan. So, umabot ako sa punto na natatai ako, nasusuka ako, na hindi ko maintindihan. Everything nalang nag-shuffle. Umiyak na rin ako sa klase. And those times nung first year ako, kasi second year na tayo ngayon and I'm really proud of it. And when you look at it, sabi ko, like, I wish I knew na ganun pala yun. Pero, at the back of my mind, kung nalaman ko pala yung ganun, baka umatras ako ng law school. But na hindi ko nalaman. Malay nyo, pag nalaman nyo, baka umatras kayo. Kasi ako hindi ako umatras. Kasi, wala eh, nabilhan na ako ng iPad eh. Nakapasa na ako. So, pinush ko na lang. Other than that, it will really take up all of your time. So, pag may work ka, okay ito sa mga full-time student. Pero kahit full-time ka nga, nakakasuka siya. Totoo, nakakasuka siya. Kahit full-time ka, so what more kung working ka? Imagine you have a work 8 to 5 p.m. Ang klase mo 6 to 9 eh. Huminga ka lang ng 30 minutes siguro. Wala pa nga 30 minutes kasi magbabiyahe ka pa. Pupunta ka na school. Pagdating mo doon, pag-open mo pa lang ng mga notes mo, magkaklase na, papasok na si sir. So, with the thing that happened right now na online siya, medyo mas nakakahinga yung iba kasi hindi na magbabiyahe. Pero of course, yung mga working pa din, nakakaawa sila kasi syempre nasa field sila, pagod na sila buong araw. I don't know if some of them like may time pa ba para mag-scan ng notes or magbasa, kasi normally nasa 2 hours na maayos na basa, 4 hours na siguro is like a luxury for them. Unlike sa mga full-time na katulad ko, napasalamat naman ako, full-time ako, is nakapagbasa pa ako ng libro, which is a full text, at saka libro at saka full text ng cases na mas maayos. Unlike pag, imagine mo, nag-work ka pa, hindi mo na alam kung ano nangyayari sa'yo, kung sabog ka na ba, or tao ka pa ba pag nakapasok ka na sa klase. And I think I kudos to those working students out there na ayun, survive niyo yung nangyayari and all, tapos may pamilya pa kayo. Hindi ko alam paano niyo na-juggle lahat yung oras. So, kung meron ka pang mga extracurricular na gusto mong gawin, katulad ko before, like I love to play the guitar and play the piano. Pagdating ng law school, parang tatayo ka pala, nakakapagod na. It's exhausting. Exhausting na siya masyado for me. Even gumalaw is really exhausting kasi pagod yung utak mo, pagod na lahat sa'yo. Sobrang nakapagod. Then the next one is assess yourself if you are mentally, physically, and emotionally ready for this. This is a war. You ask yourself kung kaya mo ba pasukin lahat to. Kasi nung pinasok ko to,
siguro masasabi ko physically and mentally ready ako. Pero nung nag-start na yung class, I wasn't emotionally ready. Kasi hindi kasi ako sanay na mapagalitan ng ibang tao and those stuff. So, pagdating sa law school, parang, what is this? What sorcery is this? So, I was really shook to the bones hanggang talampakan ko kung anong naririnig ko and all. Hindi ko tinatakot and all. Or depende kasi sa teacher yun. Pero here, in our school, Mindanao State University, of course, nakakatakot kasi baka ganun na din yung nature. So, baka ko lang siguro yun, pero nakakatakot kasi madali ako matakot. And I think this is their way of training their students to be more efficient and to help themselves pagdating sa korte. Kasi diba nakakahiya naman, di ka ready. Sa recit ka pa nga lang, nganga ka na. What more kung nasa harapan ka na ng court? Diba? So, ma-feel mo talaga yung pagpapahiya kasi hindi ako sanay na napapahiya. And ngayon ko lang siya na-experience yung ganito na pagdating sa klase is you feel like superior. Because when I was in undergrad, literal na, oh, I think I'm so talino and stuff like that. Because engineering yung course ko and math was so, parang easy for me. It was not that hard. Pagdating sa law school, nga, ano ka? Ano ka ngayon? Nga talaga ako. So, I underestimated. I underestimated. Tapos parang ko, I feel like, okay, ang talino ko. Pili ko naman siguro kaya ko itong law school. Noong una lang yun. Noong unang start ko lang yun. Kasi pagdating sa klase, nga. And right now, I could say, sabi ko nga, nakapag-adjust na ako kasi okay naman na. Happy naman ako. Kahit napapahiya ako and all, parang you're gonna get used to it. It really helped me to boost my confidence in a way because nagtatago lang talaga ako kasi nahihiya talaga ako. Tapos, here kasi kailangan mo magsalita. So, you need to be, you know, physically okay kasi mga walang tulog. Pero ako kasi, natutulog talaga ako. Kasi full time ako. Ang kapal na mukha ako. Matulog, pero ayun. Tapos yung mga kaklase ko ng working, so I feel bad. Pero like, ayun nga. Sabi na wala daw silang tulog yung maayos. Ako kasi natulog na ako ng 11 PM eh. Kapal na mukha ako. And then, the next one is, the readings are too much to handle. Hindi ko alam. Hindi ko siya ma-explain. Paano ba? Kasi I really love reading books. I have a lot of books. I'm a freaking bookworm. Pero pagdating ng law school, parang sabi ko sa sarili ko, I think nasusukan na lang ako magbasa. Araw-araw ko kailangan may basahin. The cases are, you know, overwhelming. The books, it would, you know, parang nasa one, hindi nga eh, parang normal nga lang to eh. Wait, like, let me show you guys. What I have here is my PFR book. This is Persons and Family Relations by Rabuya. And, you know, kulang page to, tingnan natin. Oh, 1,449. So, normally, this is part of civil law, so you need to cover it up. Pag hindi mo siya makover ng prof mo, you need na, you know, kailangan mong takbuhin. Kailangan mong habulin yung mga readings mo. Kasi, pag hindi mo nabasa, nganga ka. Nganga ka talaga sa klase. So, the concepts pa lang babasahin mo. The codals, me-memorize mo, iintindihin mo. Kasi the law books are, you know, yun yung nag-explain ng mga provisions. Tapos, meron ka pang cases. O, di ba? Ang galing talaga. So, imagine if it's a normal day-to-day class. May klase ka today. Monday, tapos to Tuesday, iba na naman. So, hindi ka patapos para sa Monday mo. Nga, patay ka na for, ano, Tuesday. Kasi, like, pagod ka na matapos ang class mo na 9 PM. Kinabukasan, meron ka naman bagong babasahin. So, you need to pull an all-nighter. Then, the next one is, ngayong second year ko lang, ako nagkaroon ng maayos na study habits. And, it should be firm. It should be stable. Parang alam mo talaga ginagawa mo. Alam mong gagawin mo. Paano mo babasahin? Paano mo i-highlight mo ba?
mag-annotate ka ba? Depende talaga sa'yo. Kasi ako, I'm a kind of person na madaming sulat sa libro. May iba, gusto gumamit ng mga highlighters. May iba, gusto gumamit ng pencil. Depende sa tao yun. And you need to be firm and stable yung study habits mo. Kasi kung sabog yung study habits mo, parang binabasa mo lang siya, wala talaga siya. Parang dumaan lang siya sa mata mo. And I think, from what they said, the normal reading for a law book is 3 times. Imagine mo, so 1,000 pages yun. 3 beses mo babasahin yun. So, babalik-balikan mo. And I think if magkakaroon tayo ng another video, doon ko siya share yung study habits ko. Parang kung makahelp man siya sa inyo and all, I hope it would help you guys. Ayun. And then, the next one is, you should have a support system. I think this is the best thing about law school. With my friends right now, the support is like, it's really, really, ano, grabe. Kasi like, hindi naman maintindihan ng ibang tao yung pinagdadaanan mo. Di naman nila alam yung binabasa mo. Sasabihin na nila, okay lang yan, kaya mo yan. Pero hindi nila alam kung anong pinagsasabi nila sa, kung relevant pa sa feel mo. Kasi, kaya mo nga, madapataba ka na nga, mangenga ka na nga sa klase. Hindi nila alam yung pagpapahiya sa'yo dun and all. So, your law friends are those people who can help you. Kasi like, kung hindi man sila, sino ba? Other than your family, ha? Kasi your family should be the most, ano, yung pinakataas doon na dapat grabe yung support system. Kasi, imagine if your family cannot understand that you need to study, you need to do this, hindi ka makakapunta ng birthday, ng araw ng patay, kasi kailangan mo mag-aral, kasi exam mo, kung hindi ka makakapunta sa mga events na ganun, di ba? Magkakaroon kayo ng sama ng loob. Hindi nila maintindihan na ganito yung pinagdadaanan mo. Kasi pwede naman nila sabihin na pwede ka mag-aral mamaya eh. Pwede mo naman basahin mamaya. Online naman kayo. Pero hindi nila alam na yung sinasabi nila na online lang kayo and yung ginagrading sa'yo is sobra-sobra nakaka-stress na. And stuff like that. And kudos to those people na grabe yung support system nila. And of course, kung meron man kayong love life dyan and all, unahin nyo muna yung pag-aaral nyo kasi mamaya na sila. So, pag mag-aaway kayo, i-schedule nyo, ha? I-schedule nyo. Pag nag-aaway kayo ng babe mo, babe, bukas na lang. Kaya, babe, after ng midterms ko na lang. Kasi, pag nag-aaway kayo, tapos, sabog nyo naman, mas umiiyak ka pa, tapos sakit ng mata mo, di mo na maintindihan yung binabasa mo, di ba? Parang baliw ka lang. Imagine mo, pinaghirapan mo to and all, tapos. And the last one is, you should have more time for yourself, your family, and of course your friends. When you say have more time, is dapat naisip ko siya before eh. Dapat nag-enjoy muna ako ng madaming-madami. Dapat nag-Netflix muna ako. Dapat ginawa ko ng lahat ng gusto ko eh. Pero no regrets naman doon my part though in a way. Pero napaisip lang ako, sana madami pa akong binigay na time sa family ko. And stuff. Kasi minsan nakakalimutan mo na eh. Nakakaligtaan mo. Ay, may ganito pala. Ay, lalabas kayo yung ganito. Pero may klase ka. Imagine 6 to 9 yung klase mo. Tapos gusto mo mag-dinner kasama sila. Imagine the feeling. Like, dinner is something that's really important for me. Because sama-sama kayo magkakapamilya. So, when it comes to friends naman. So, like, you won't have that much time to chika with them, maybe online or personal. Kasi, mas yung makakasama mo lang pag-chika sa law school lang eh. Kasi those friends na hindi naman na kasama sa law school or like those people na, you know, parang sasama na lang loob kasi hindi ka na mag-reply kasi sobrang sabog mo, nasin mo na lang sila. And like, I hope those people would understand that you also have your own life and nakakapagod kayo, you know. And sometimes it's okay to, you know, let go kapag hindi nila maintindihan kasi ba't mo kailangan pa ng isa pang stress, di ba? So, hindi mo na kailangan ng ganun kasi stress ka na nga sa law school, tapos dadagdagan mo pa. It's not healthy. And I don't suggest like you know, habulin sila and all kung hindi naman worth it. They should understand that you have your life too.
not everyone can be here in law school, and if you're chosen to be part of this, it means you have the potential to be in this place. You have the potential to be a judge, to be a fiscal, a prosecutor, and most importantly, an attorney. An attorney who can fight for the rights of those people na walang kaya, na hindi mapagtanggol ang sarili. And imagine if you're just someone na nag-aaral dito tapos naghahabol ka lang ng mga taong mga ganun. So let go. Do not focus on those negativity. So thank you guys for watching. Mwah!